10 pinakadelikadong tulay sa mundo. Ang mga tulay ang nagsisilbing karugtong upang makatawid tayo sa isang lugar, lalo na kung tubig ang namamagitan. Ang mga tulay din ang iyong daan upang maparating ang iyong mensahe kay Crush. Ngunit hindi lahat ng tulay ay kaya-ayang tawirin. Welcome sa Maharlika TV. Sa video na ito ay sama-sama nating alamin ang ilang delikadong tulay na ginawa sa mundo. Coiling Dragon Pat, China. Kung parang binabaliktad ang iyong sikmura sa matataas na lugar, paano na lang kaya kung wala kang ibang choice kundi dumaan sa Coiling Dragon Pat? Ang makapanindig balahibong skywalk na ito ay isang 100 meters long pathway na nakakabit sa gilid ng Tianmen Mountain na matatagpuan sa Zhangjiajie National Forest Park ng Hunan, China. Ilan sa nakakatakot at nakakasabik na gustong saksihan ng mga dumadayo dito ay ang mahigit lamang na 1 metrong lapad ng skywalk at sahig nitong gawa sa salamin. Na habang binabaybay mo ang habang 100 meters, kitang-kita mo naman ang nakakalulang view sa paligid, lalo na sa ilalim ng iyong tinatapakang salamin. Kaya naman kung gusto mo ng thrill at harapin ang takot mo sa matataas na lugar, pwede mong pasyalan ang Coiling Dragon Pat. 7 Mile Bridge, Florida. Kung hindi ka matatakotin, mag-i-enjoy ka sa biyahe mo kapag nagawi ka sa 7 Mile Bridge ng Florida. Ngunit kung hindi ka naman sanay, tsaka kakabahan ka dahil sa layo ng dulo nito na siguradong mangungulila ka. Sapagkat kung nasa kalagitnaan ka na ng tulay, wala ka ng ibang matatanaw, kundi ang iyong dinadaanan at ang malawak na karagatan. Mayroon lamang 65 talampakan ang taas ng tulay mula sa tubig. Ngunit sa haba nitong halos 7 milya at magkataong abutan ka ng masamang panahon sa kalagitnaan ng iyong biyahe, wala kang ibang choice kundi pagpatuloy ang pagtawid dito. Kaya naman ang pagdaan sa 7 Mile Bridge ay palakasan ng loob at hindi po pwede sa mga mahihinang nilalang. Royal Gorge Bridge, Colorado. Ang Royal Gorge Bridge ang pinakamataas na tulay sa mundo na naitala simula noong 1929 hanggang 2001. Nagsimula itong gawin noong 1929 sa loob lamang ng 5 buwan sa halagang $350,000. Matatagpuan ang Royal Gorge Bridge malapit sa Canyon City, Colorado. Sadyang ginawa ang tulay na ito hindi para sa transportasyon, kundi para sa mga turista. Bawat dulo ng naturang tulay ay mayroong mga amusement park at syempre ang sikat na zipline kung saan tanaw mo ang Arkansas River. Pag binaybay mo naman ang tulay sa taas nitong 291 meters mula sa Arkansas River, siguradong malulula ka. Kaya naman kung takot ka sa matataas na lugar, huwag mo nang pangaraping makapunta dito dahil mula sa tulay kung titingin ka sa ibaba para kang hihigupin sa sobra nitong taas. Puente de Ojeda Bridge, Mexico. Papunta pa lang sa tulay na ito, kalbar yung kalsada na ang dadaanan mo bago ka makarating dito. Ang Puente de Ojeda Bridge ay ginawa noon pang 1898 upang kanilang daanan para naman sa pagtransport ng mga ginto at pilak na mula naman sa minahan na nasa lugar. Sa ngayon, ang Puente de Ojeda Bridge ay isa ng destinasyon na isa sa paboritong pinupuntahan ng mga turista, partikular na sa Amerika. Mayroon itong haba na aabot sa 318 meters at taas naman na 327 feet, samantalang mayroong lamang lapad na 2 talampakan. Kung malakas ang loob mo na tawirin ang tulay na kahoy na ito, matatanaw mo ang malalalim na bangin sa paligid at mararating mo din ang Ghost Town Museum, walang iba kundi ang abandonado ng minahan. Isa sa nakakatakot sa tulay na ito, bukod sa taas at gawa sa kahoy, mararamdaman mong dumuduyan ito habang bumabaybay ka papunta sa magkabilang dulo. The Hanging Bridge of Gasa, Nepal. Ang tulay naman na ito na matatagpuan sa Nepal ang ginagamit ng mga lokal para sa pagtransport ng kanilang mga baka mula sa magkabilang dulo. Ito na rin ang nagsisilbing daanan nila para sa mabilisang pagtawid. Ngunit ang nakakatakot dito, dahil sa taas ng tulay at lakas ng hangin sa itaas, mararamdaman ng bawat tumatawid ang pagsuswing ng tulay. Kaya naman minsan sa dami ng tumatawid dito, nagkakaroon na rin ng pagpapanik ang ilan. Kiwachaca Bridge, Peru. Isa din ang Kiwachaca Bridge ng Peru sa nakakatakot na tulay dahil yari lamang ito sa natural fiber na manumanong ginagawa ng mga lokal na residente sa lugar. Pinagtutulong-tulungan nilang gawing lubid ang hibla ng mga damo at pagkatapos maano-manong ikinakabit bawat magkabilang dulo at nagagawa nila ito sa loob ng 3 araw. Mula sa rumaragasang ilog, mayroon itong taas na 60 talampakan at 118 feet naman na haba. Taon-taon pinapalitan ito ng mga lokal upang mapanatili ang kaligtasan sa kanilang pagtawid. Kung di ka sanay sa ganitong klase ng tulay, tsak malulula ka dahil gumagalaw ito sa tuwing mayroong tumatawid. Ishima-Ohashi Bridge, Japan. Ang Ishima-Ohashi Bridge ng Japan ay kumukonekta
sa Matsui Shimane Prefecture at sa kay Minato Totori Prefecture. Kung pagmamasdan mo ang naturang tulay, mapapansin mo na ito ay parang isang roller coaster dahil sa disenyo nitong sobrang nakasloop. Ang main reason kung bakit nila ginagawa ang ganitong disenyo ay upang malayang makatawid ang malalaking barko na dumadaan sa Nakaomi Lake. Mahigit 1 milya mong lalakbayin ang tulay na ito at tanging mga sasakyan lamang na mababa sa 14 na tonelada ang pinapayagang dumaan. Kinakailangan din na 4,000 sasakyan lang ang maaring dumaan kada araw. Kung diretso mong titignan ang tulay, makikita mong nakakapangilabot itong daanan dahil mapapaisip ka kung daanan ba talaga ito isang roller coaster. Kaya naman kung baguhan ka at nagawi ka sa tulay na ito, sigurado akong magdadalawang isip ka kung dadaan ka ba o babalik na lang. Wandishki Bridge, Russia. Tunay ngang palakasan ng loob ang pagtawid sa tulay na ito. Bukod sa lumang-luma na napundasyong bakal at yari sa kahoyang yung dinadaanan, mayroon lamang itong 6 na talampakang lapad. Makapigil hininga ang pagtawid sa tulay na ito dahil kaunting pagkakamali ay pwede kang mahulog sa nagyiyelong tubig ng Vitim River. Madulas din ang pagtawid dito dahil kalimitang balot sa snow ang iyong dinadaanan. Kaya naman sobrang napakadelikado. Isa sa nakakatakot sa pagtawid sa tulay na ito ay ang malakas na hangin na pwedeng maging sanhi ng aksidente. Mahigit 3 dekada nang hindi ginagawa ang daanan dito simula nang ito'y nagawa. Ngunit ang magandang balita, bagamat balot ng pangamba ang bawat dumadaan, wala pang naitala na aksidente sa naturang tulay. Hongyago Bridge, China. Sobrang kakaiba din ang disenyo ng tulay na ito sa China na dinisenyo ng isang Israeli architect na si Haim Dotan. Binuksan sa publiko ang tulay na ito noong December 24, 2017 na kung saan kayang mag-accommodate ng hanggang 2,000 katao, ngunit nasa 500 hanggang sa 600 lamang ang allowed na pinapadaan dito. Tulad ng sa Coiling Dragon Path, ang Hongyago Bridge ay salamin din ang sahig na iyong aapakan na kung saan tanaw na tanaw mo rin ang makapanindig balahibong lalim ng mga bangin. At isa sa nakakatakot dito ay ang paglagay din nila ng sound effects na kapag umapak ka sa salamin, aakalain mo na bigla itong magka-crack. Lahat ng turista na pumupunta dito ay kinakailangang magsuot ng shoe gloves bilang proteksyon na rin sa salamin na iyong inaapakan. Ang Hongyago Bridge ang kinikilalang pinakamahabang glass deck panel footbridge sa buong mundo at sa taas naman itong 1,300 feet mula sa ibaba. Ang tulay na ito'y nagmistula ng nakalutang sa himpapawid. Husaini Hanging Bridge, Pakistan. Ang Husaini Hanging Bridge ay kilala sa pinakamapanganib na tulay sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa hilagang Pakistan na kung saan ang tulay na ito ay gawa sa lubid at sa sobra na nitong kalumaan, marami ng mga planks ang nawawala. Sobrang pahirapan ang pagtawid dito lalo pat malakas ang hangin dahil ang malakas na hangin ay isa din sa nagpapalog sa naturang tulay. Ngunit bagamat delikado, marami pa ring turista ang dumadayo upang subukang tawirin ang binansagang most dangerous bridge in the world. At yan mga kaibigan ang ating nasa listahan ng mga pinakadelikadong tulay sa mundo. Salamat sa panonood. Ito ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat mga kaibigan hanggang sa susunod pa nating mga video. Peace out!